Aglonima Agape ng Buhay Chan. Welcome back to our YouTube channel. Napakalamig dito sa labas na aming bahay kasi early in the morning, gumising na ako to check them kung ano yung kalagayan ng mga aglonima na meron ako. How to this vlog? Ngayong umaga, ibabahagi ko sa inyo yung journey ng aglonima, kung paano siya payabungin at ano yung mga technique na dapat gawin at i-consider natin para lumago yung ating collection ng mga aglonima na meron tayo sa ating garden o backyard nyo. Guys, ito na yung aglonima na ating ipropagate at i-repot natin kasi marami na siyang mga usbong dyan, no? Tapos ang last ng kanyang mga dahon. Pero bago yan, i-share ko sa inyo yung technique kung paano naging madali yung journey ng pink cochin aglonima ko na ganito na talaga kayabong at kadami yung mga babies na. So una, dapat i-consider nyo yung length of year. Isang taon yung aglonima, guys, dapat huwag nyong galawin. Hayaan nyo lang lumaki siya at magkaroon ng maraming dahon at saka marami siyang mga usbong o yung mga babies niya. Pangalawang technique, para lumago yung aglonima niya at lumaki, dapat lagyan niyo na natural fertilizer. Of course, yun ilagay ko dito para ma-maintain at mabalance yung kanyang potassium level, yung mga banana peel, yung mga balat ng saging, pinuputol ko ng small pieces, tapos hinalo ko sa kanyang lupa. At dinagdagan ko rin ng eggshell, pero hindi ko muna yung eggshell kaagad directly nilagay dito sa lupa niya. Binabad ko muna sa araw bago ko siya dinurog o smash in English, saka ko hinalo sa lupa. Kasi yung eggshell po, meron siyang protein. Alam naman natin, egg is rich in protein na kailangan din naman ng plant para lumaki at magkaroon siya ng maraming anak. So yun yung ginawa ko. Tapos doon, dapat paarawan yung aglonima plants. At huwag din ng sobra para hindi masunog yung kanyang mga dahon. Yun lang yung ginawa ko, guys, sa mga technique para lumaki sila ng ganito na. Yun yung dapat gawin, guys, kapag lahat ng soil na consume na talaga ng roots ng aglonima nyo, huwag nyo kaagad siyang madaliin para sa pag-separate ng kanyang mga usbong. Kumuha lang kayo ng isang baldi ng tubig, tapos ganun-ganun nyo lang yung kanyang mga soil dito, yung roots niya, para matanggal lahat ng soil niya, sumama sa tubig, para madali yung pagpropagate. So dito, guys, mas madali lang tayo makapag-cut ng separate ng mga dapat na kapagit ng mga usbong. So ayan. So yung target ko, mas i-remove ko siya dito. Kasi nakaseparate na kagad. Para hindi ma-damage yung roots. Importante, guys, sa propagation ng aglonima para madali siyang dumami at lumaki. Huwag niyong tanggalin yung mga roots niya. Kasi kapag pinanggal niyo, pinakat niyo, pinitrim niyo siya, yung paraan na yun para yung aglonima niyo hindi kaagad dumami at lumaki. So ang gusto ko, patuloy yung kanyang pagdami, patuloy yung pag-anak niya. Hindi ko ito i-remove yung roots niya para makonsume kaagad yung mga soil, tapos babalik siya, makarecover siya for stability ng kanyang growth and development.
Thank you.